Hello mga kapsa, so welcome back sa ating channel. Kumusta po kayong lahat? Ako po itong muli, si Inchang, ang inyong raketarang momshi at herbal enthusiast. So kung bago ka po sa ating channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe, please kapsa, pakitulungan po ako, pakiclick na po ang subscribe button at notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating vlog. Usapan natin ngayon mga kapsat ay tungkol sa isang uri ng halaman na napaka-common din sa ating bansa. Ito po yung papaya. Alam nyo ba mga kapsat na dati, sikat lang ang papaya dahil sa masarap nitong bunga, lalo na kapag kanayhinog. At kapag mani ba naman, ito yung kadalasang isinasaw-saw sa may suka. Parang panghimagas na din siya. At the same time, masarap din po ang bunga ng papaya, yung hilaw na inahalo sa ating tinola. Pero ngayon, hindi lamang po siya hindi lamang yung bunga ang napapakinabangan, kundi pati na rin ang dahon. Na-curious po akong i-research ang papaya dahil meron pong isa tayong kabsat na nag-suggest siya na pag-aralan ko din daw po ang papaya. Tatanungan po na ating sasagutin ay kung ano ba yung mga health benefits na maaari nating makuha kapag tayo ay nag-consume ng papaya o tayo ay naglaga ng dahon ng papaya. At kung totoo ba na pag ang isang buntis ay kumain daw ng hilaw na bunga ng papaya ay maaari daw siyang makunan. So, paalala lamang po mga kapsat, hindi po ako nagre-recommend ng mga pampalaglag na gamot at hindi rin po ako nag-i-encourage na kayo po ay magpalaglag. Ang vlog ko po ay tamang pagbabahagi lamang ng karagdagang kaalaman tungkol sa ating mga halaman gamot na maaaring makatulong sa ating kalusugan at pangkabuhayan. Kung kayo naman po ay nakakaramdam ng something na sa inyong katawan, ay pinakamabuti pa rin po na kayo po ay sumangguni sa inyong pinagkakatiwalaang doktor. Alam niyo ba mga kabsat na ang bunga ng papaya ay nagtataglay ng mga vitamins and minerals na napaka-beneficial sa ating katawan. Ila sa mga ito ay ang vitamins A, C, and E at napakayaman din ito sa calcium. Kaya din ang bunga ng papaya na nagtataglay ng isang uri ng chemical na tinatawag nilang papain. Ang papain po ay isang number one ingredient sa mga cosmetic industry na nakakatulong para mapakinis o mapaglow ang ating balat. At nakakaputi rin po ito. Hindi lang pala nakakakinis ang papain o nakakaputi ang papain. Meron din pala itong benefit na may bibigay sa ating kalusugan. Isa po dito ay napapabilis nito ang pagtunaw sa ating mga kinain. At nakakatulong din po ang bunga ng papaya para lumakas ang ating pancreas. Alam niyo ba mga kapsat na ang dahon ng papaya ay nagtataglay din ng carpein? Ang carpein po ay nakakatulong para sa mga pasyente po na may blood clotting at internal bleeding. Ang dahon po ng papaya pagka ito ay nilaga ay nakakatulong din sa mga pasyente po na may dengue fever. So para naman po sa katanungan ng ating kapsat kung nakakapagpalaglag ang pagkain ng hilaw na bunga ng papaya, according po sa aking mga na-research, ay hindi naman po totoo na nakakapagpalaglag po ito. Pinakamabuti pa rin po kung talagang ayaw mo magbuntis at pero talagang gusto mo at di mo mapigilan na makipag-lovemake o makipag-intimate sa iyong partner. Siyempre, prevention is better than cure. Ako po, ang ginagamit ko ay makabuhay. So, yun lamang po mga kapsat. I hope po na nakapagbigay ako sa inyo ng kaunting karunungan tungkol sa ating mga halamang gamot. Kung meron po kayong mga gusto nating pag-usapan or i-discuss sa susunod nating topic, mangyari lamang po na kayo po ay mag-iwan ng message sa ating Facebook page at i-schedule po natin o pag-aaralan natin yung mga sinasuggest nyo na i-share natin sa ating blog. So yun lamang po mga kapsat, ingat po kayong lahat at God bless po.